Kumusta mga kagacha? Welcome back sa akin channel sa Gacha Wade. Welcome back sa Axie Infinity. So, daily farming and grinding lang muna tayo ng SLP. Wala akong planong umakyat sa mataas na rank dahil hindi muna ako gagastos ng malalakas talaga na Axie. Itong Axie team na ginagamit ko ngayon, napakamura lang neto. Lalo na itong mga pure aqua sa marketplace, makikita nyo yung mga presyo nila, bagsak presyo. Lalo na kapag yung mga parts nila na na-nerf, kagaya ng goldfish. Ayan, tsaka yung risky fish no, na-nerf din, bumaba ng konti yung damage niya. So, current team ko ngayon, level 11. Yung ibang energy ko, ginagamit ko pa rin sa adventure kasi gusto ko sila maging at least level 13 para mas maging mabilis yung farming ko dito sa Ruins 15. So, dito ako nagpa-farm ng SLP, mga 5 or 6 na laro dito. Tapos na yung 50 SLP a day. May chance pa rin na minsan natatalo, minsan lang. Gusto ko pang pataasan yung level nila. Mga 12 or 13, okay na yon. And then yung energy ko, ubusin ko na sa arena. So current rank ko, update ko lang kayo. Nandito lang ako sa 1936. Dito lang tayo tumatambay. And so far, maraming mga anemone na kalaban. Tsaka jumping lason. No? Yung mga double anemone, jumping lason. Tsaka mga double tank, yan yung mga nakakaharap ko. Tsaka yung mga nasa backline na beast, marami rin. So, papakita ko sa inyo yung mga Blood Moon highlights gamit itong plant na to. Mahilig to sa Blood Moon. Pero bago yun, mga kagacha, nag-post ako sa community tab, isang voting sa play to earn. Ito siya. So, ilalagay ko na lang itong link na to sa video description or dun din sa, ano, sa pinned comment section ng video na to. So, kasi dito mga kagacha, nagpapakonte sila ngayon kung sino daw yung top creators na gusto nyong i-vote. So, maraming mga pangalan na nakalista dito. Nandito pala yung sa akin. Ayan o, Gacha Wade, Tagalog. Lalagyan nyo lang ng check na ganyan. Tapos, lagyan nyo I'm not a robot and then vote and then tapos na. Magkakaroon kayo ng 20 points as per the CEO ng ano. Ito yung sabi niya kasi o. Si Mike, CEO and founder of playtoearn.net. Everyone who votes for you will earn 20 play to earn points, our website currency that can be redeemed for NFTs and our upcoming P2E token. Magla-launch kasi sila ng play to earn token and pwede natin yung ipambili ng mga NFTs. So just by voting mga kagacha, no, click nyo lang kung sino yung favorite YouTuber nyo. Sana i-click nyo yung pangalan ko. Ayan. So pag na-click nyo lang yan ng may check. Actually, hindi pa vote yung makikita nyo dito. Connect Wallet. Alam ko, MetaMask Wallet yung kinonect ko. At may isa pang option doon kung anong wallet yung pwede i-connect. Kasi nga naman, doon nila isa-send yung play to earn points nyo kapag na-launch na yung kanilang token. So, yun lang. Participate lang kayo mga kagacha para sa community. At kapag nakapasok tayo sa top 5 na maraming vote, lalakihan ko yung giveaway before Christmas. Pero pag hindi tayo manalo, okay lang. May pag-giveaway pa rin naman ako mga kagacha. So ito yung gamit ko ngang team mga kagacha. Dalawa lang naman yung team ko, pang PvP, pang PvE. So yung bird lang ang pinapalitan ko kasi ito pang PvP siya, may egg bomb, ito wala. Kasi pag nag-egg bomb ka sa adventure, pupunta lahat ng monster sa bird, patay ka agad, no? So mas maganda na walang egg bomb. So yung mga skills ng aking team, so ito yung charging plant, may little branch. Solid tong plant na to. Kaya niyang mag-self-sustain, mag-disable, at high damage. Yung ating aqua, very basic lang, pure aqua. Walang kakaiba sa build na to, as in straight damage lang. Speed up aqua, and ito yung gamit nating bird. Walang backdoor to. 120, 120, zero cost card na all out siya, tapos pang lure. So nagagamit din to sa mga certain scenario. Pang outplay lang at yun nga, nagagamit ko talaga tong heartbreak para sa mga beast. Kasi maraming chance talaga na kapag pinatay mo yung beast, maglalastan siya. Pero dahil dito, laking tulong na malesen yung percentage na maglastan siya. So without further ado, pakita ko na sa inyo yung highlight ng mga Blood Moon Battle. So unang kalaban, si VM4. So yung skill ng plant niya, ayan, wala siyang zero cost card pero makunat, tsaka may balik energy naman. Itong nasa gitna niya, Beefinator to mga kagacha, no? Makunat to, tapos merong allergic reaction, may pang stun, spike throw. So ito naman yung pang backline niya, pang Blood Moon din. So matira matibay mamaya sa Blood Moon.
So, unang round, boost agad ako ng 3 energy para walang ma-steal if ever nagagamit siya ng Sirius. At naka-speed up din para kahit islow tayo ng reptile, mauna pa rin tayo makatira pa din. Ginamit ko yung skill ng bird para siguradong deads. Dalawang post-fight pa yung nagamit ko. Nag-last stand pa. So, ayan na nga. Nag-try spikes agad siya. Second round. Napunta lang sa aqua. So, at least, nabuhay pa. Yan. Dalawang heartbreak. Decrease moral na rin. Para hindi mag-crit. Nagpa-slow. Okay. So, fourth round na. Hinamitan ko ng dalawang egg bomb para dun mapunta yung mga attack. May natira pang 3 yung HP niya, oh. Ayan, mag-isa na lang tayo. Kinakagat-kagat na tayo. At yan, masakit yung damage ng tourney niya. Kailangan ma-eliminate agad natin yung Beefinator niya sa gitna. Ayan na, 173 HP left. Tanggal speed down. Dalawang lifesteal ginamit ko sa round na to para before sa 1-on-1, medyo fair naman yung laban. Medyo marami-rami tayong HP. So, round 6 na tayo, approaching round 7. Ang rotation ko ng card pagka ganitong scenario is, ano lang, always Biden's Heal, Biden's Heal. Puro ganun lang mga kagacha, Biden's Heal lang. Kahit marami ang iba to niyang card na yan, huwag kayong kakabahan na bumaba yung HP nyo kahit umabot pa sa 100. Puro Biden's Heal lang. Kapag yung energy nyo nasa 2 na, saka kayo gumamit ng Biden's, tsaka Hotbat combination, tsaka isang dahon. So, laging ganun. Laging Biden's, Hotbat, Heal. Yan yung ginagawa ko. Pero ngayon, puro Heal muna. Pwede rin yan, double heal yung ginagamit ko. Pwede rin hotbat para hindi na siya nakakagamit ng lam pag mataas na yung HP nyo. Ngayon kasi pinapataas ko pa yung HP ko. Round 8 na. So, kailangan medyo tumaas HP natin bago mag-round 10, bago mag-blood moon. So, yan, double heal. Laging ganun lang. So, unti-unti naman na siyang ano eh. Hindi na niya ma-re-recover yung damage na ano. Mas marami na yung na-heal kaysa sa nada-damage. Ayan na. So, napuno na yung HP natin. So, pwede nang mag-Blood Moon. Pwede na tayong gumamit ng Biden's Heal at saka pwede na rin yung ano, Hotbat. Kasi, ginagamit pa niya yung lam. Medyo masakit yung lam. 110 din kasi. Pero this time, nag-ano lang ako, nag-heal ulit. So, ganyan lang yung gagawin niya. Huwag kayong gagamit ng apat na cards. Laging 3 lang. Para yun at yun yung madodraw nyo per round. 3 card yung madodraw. So, laging ganun yung madodraw nyo. So, yan. Dumadami na yung tinitira niya. Medyo round 11 na kasi. Feeling niya na kailangan ng ibuhos lahat. O, ubus na yung energy niya. Ako naman, relax pa rin. Dala-dalawa lang ulit ginagamit na energy. So, meron tayong nakakonserve na dalawang energy. Hintay natin yung mga 170 damage na Blood Moon or 140 bago tayo gumamit ng Todo skill. So ayan, heal lang. Ayan na, 110. So next round, 140 na yung damage. Kaya boost na ako ng skill. Ayan, so mag-heal siya dyan ng marami. Pero okay lang. Ayan, papababain lang natin yung HP niya sa 140. Kailangan lang umabot sa 140. Ay, ayun pala, nag-critical na. So, kahit di mag-critical yun, yung HP natin, lagpas sa 140 naman, 175. Siya, basta bumaba ng 140, mamamatay na siya dun sa Blood Moon. Another Blood Moon battle, mga kagacha. Ito naman, makunat na plan to sobra. Ito yung dating mamahaling plant kung naaalala nyo mga kagacha kung magkano tong plant na to. Abot to $1,000 isa, tapos naging 800, tapos ngayon ata nasa 300 plus na lang sila.
Kasi ito yung undying plant, mga kagacha, no? Yung draw siya ng draw ng card dahil hindi nyo maubos-ubos yung shield. So, naubusan na kayo ng energy siya naman, unlimited energy. Kahit gamitin niya yung disguise, tas dalawang ganito, 200 plus yung shield, sobrang kunat, hindi nyo ma-overcome. Nagdo-draw ulit siya, tas makakadraw ulit siya ng mga ganito, unlimited yan na energy, tapos may pang lifesteal, tas disabled pa yung mount nyo. Sobrang solid ng plant na to pag ginamit nyo sa backline. Ito dati talaga yung meta plant. Kahit ngayon naman, malakas pa rin to na plant. Kung wala kayong beast sa backline, mahirapan talaga kayo dito. So yung sa harap niya, plant din, walang zero cost card. And yung pang gitna niya, wala rin zero cost card. So medyo mabigat sa energy yung team niya. Ito lang naman yung may zero cost card. So tignan natin yung laban. Risky Fish at saka Oranda para medyo mataas yung damage. Yan, wala siyang naagaw na energy kasi ginagamit ko palagi yung energy. Basta nakakita kayo ng may pangnakaw na energy, gamitin nyo kaagad. Para sa akin, yun yung ginagawa kong approach. Kasi mahirap na eh. Wala naman akong gain energy dito sa team. So sayang lang kung maaagaw lang. So yun, doon napunta yung kanyang perch. So wala tayong energy, wala rin siyang energy kasi parehong mabigat sa energy yung team. Kaya nagpass nung round 3 tapos round 4, boost ng mga skill. Ayun, umabot sa HP niya. So ngayon kailangan ko mag-ipon ng energy kasi mas pang matagalan yung plant niya, mga kagacha. Mas pang matagalan. Tingnan niyo yung shield niya, 207. So, sobrang makunat yan, tas unlimited energy yan, tas nag-heal. Ayan. Nag-heal yan na nag-heal. Nagki-critical pa, double crit, no? Mahirap mong malalagpasan yan. Kahit maubos mo yung shield niya, mabawasan mo ng konti, mag-heal naman, halos wala ka talaga mababawas. Kaya dinisable ko yung heal niya. Yun lang ginawa ko, tas tiniis ko talaga yung damage. Hindi ko ginamit energy ko, ayun, 3 na yung energy. Nagko-conserve talaga ako. So ayan, naging 31 na lang HP natin. Dito tayo bubuo sa round 5. So tinodo ko na. Ang taas ng shield niya, kagacha, 300 na, 700 na yung buhay niya. So halos hindi mo na talaga mapapatay itong plant na to eh. Kapag mag-isa ka na lang. At least may critical din tayo. Tapos ayan. Hindi nag-critical, so nabuhay pa siya. Sobrang taas din ng bawas niya talaga oh. Ayan oh. Nauubusan ka ng energy na zero na, tas pag nag-pumpkin, unlimited. Buti na lang, mga kagacha, tinan nyo yung yung mouth part nyo na disable. Kung hindi na disable yon, mataas na shield din yun, tas mag-heal. Nanalo lang tayo dahil buhay pa si Bird. Siguro kung one-on-one sa plant, hindi ko alam kung sino mabubuhay. Pero kasi sobrang hirap patay nung undying plant na yon. Nakatulong yung post-fight tsaka yung combo naming dalawa. Kung hindi rin ako nag-ipon ng energy doon para maubos halos yung buhay at tsaka yung 300 na shield na yon, marerecover niya yung sa heal. Lalo na pag wala tayong pan-disable ng mount, sigurado tatalo tayo. And dalawang jumping lasso naman yung kalaban natin. So kakaiba yung positioning ng jumping lasso na to. So may chance na pag one-on-one na or dalawa, pwedeng si plant natin pumunta sa taas or sa baba. So yung kanyang plant, ganun, may poison, may agaw energy, merong gain energy. Yung mid niya, standard jumping lasso na pang back. Tapos ito, pang mid na jumping lasso din, ayan. So marami pa rin ganitong kalaban sa kahit nasa rank 1-9 lang. Dati nasa matataas na rank to, ngayon meron na rin sa mga 1-8, 1-9, yan. So as usual, unang round, buhos agad ng energy. Hindi natin pagbibigyan yung Sirius niya. Maliit lang yung damage ng Sirius, so lugi siya kung yun yung gagamitin niyang card. Kapag walang naagaw na energy kasi yung Sirius, medyo lugi. Compared sa ibabayad mong energy, 30 lang yung damage. So ayan, di niya ginagamit. Ngayon, ginamit niya.
pero hindi niya na naitira. Yan, lagi kasi tayong diretso attack lang eh. Wala tayong, hindi tayong nag-iipon ng energy hanggat may ganun pang kalaban. Ngayon, pwede na tayong mag-ipon ng energy. Pwede na mag-pass. So, round 5. Gusto ko kagad patayin tong ano, isa. Pero ang taas ng shield, mali yung timing ng attack ko. Umatak ako sa time na mag-shield siya ng ganung kalaki. Pero okay lang, boost naman lahat akong energy para makabawas. And siguro okay din naman yung decision na umatak na kesa mamatay yung bird ng libre, tsaka yung aqua na hindi nakatira. And kahit papano, nakagamit pa yung bird ng dalawang all-out shot. Ayan, nakabawas pa. Pero itong si Plant, ayan, nai-stun na. Tapos, imbis na yung sa baba ata yung titirahin niya, umakit to sa taas eh. Tinan nyo yung HP natin, mga kagacha, 61 na lang. Tapos, pumunta pa sa taas. Sabi ko, ala, hindi pa pinatay. Isang tira na lang, yung tuloy. Dala-dalawa sila nagpo-poison sa atin. Ayan, no? Sobrang baba na ng HP natin, no? Ayun, 37 na lang. Tapos wala pa ako na-draw na Bidens, hindi ko matanggal yung poison, tapos nabuhay pa ulit. So medyo mahirap na to, lalo na pag makakuha na siya ng pan-stun. Hindi natin matatanggal yung poison, ang matatanggal lang yung stun. Pag nag-Bidens tayo. So ayan, medyo natanggal natin yung poison. Talaga naghingalo na yung plant natin eh. 31 na lang yung HP, tas may poison, no? So yun, finally bumaba siya. Kung umakit pa yun, baka natalo na. Kung taas ulit yung tinira ng plant natin. So yan, medyo wala siyang madraw na ano. So ang ginawa ko na, syempre habang hindi niya nagagamit yung Tiny Champ, disable na natin yung mouth. Para pag na-draw niya na ngayon, hindi niya na magagamit. Ayun, so nakadraw siya ng dalawa, hindi niya nagamit yung Tiny Champ. Inabot na ng Blood Moon. So overtime na, no? Overtime na. Marami pa akong energy yung kailangan ubusin. 60 energy per day. So yung mga ganitong laban, medyo matagal pala. Yung 50 damage. So hindi niya magamit yung Champ. Hindi niya ma-penetrate yung shield natin. Ayan. Nahihirapan siya. Konti lang yung pumapasok na damage. Tapos nare-recover natin ng heal. At ayun, hanggang round 11 inabot. Dalawang jumping lesson, no? Ganun katagal yung laban. So actually, nabanggit ko sa previous video ko na yung 60 energy na kukonsume ko ng 2.5 hours. Actually, mga 4 hours pala, mahigit 4 hours. Kasi per 20 energy, mga 1 hour pataas ng konti. So 60 energy, mga 4 hours inaabot sa akin. So okay lang naman. Kahit 4 hours yan, motivation pa rin naman natin dyan yung kikitain, no? So nag-earn na tayo ng SLP. Hindi ko alam kung ilang days na ako naglalaro na may 60 energy. Not sure kung kailan ako nag-start. Pero ayun mga kagacha, yun lang yung update ko sa Axie account na to, level 11. Dito tayo mag-farm ng SLP sa Ruins 15. Bakit Ruins 15? Maganda dito kasi pag nalagpasan nyo yung unang round, itong kalaban na to, sa first stage, yung second stage at third stage, madadali na. Kasi yung mga kalaban dyan, yung mga slime, ang ginagamit lang palagi halos yung poop attack. So, yun lang. Madali lang to. Kesa compared dito, mas mahirap pa nga to. Itong Ruin 12 ang pinakamahirap na challenge dyan. Tapos ito, diretso muna sa Ruins 15. Mas madali-dali. Ito para sa akin, annoying pa to, nag-heal pa, nag-shield pa, tas makunat. Ito, ganun din, no? May nag-heal-heal pa kasi yan, eh. Tas uma-attack yung slime. Dito, yung slime dito, puro poop attack lang ginagamit. So, mas madali itong stage na to para sa akin. Dito ako lagi nagpa-farm ng SLP. 6 na laro, 50 energy. So, salamat sa panonood, mga kagacha. Huwag kalimutang mag-subscribe and see you sa next video.